mag-iisa sa kamusta beshing. Magandang araw sa inyo mga beshi. Narito tayo ngayon sa special program ng Huni 102.9 DYNSFM Your Radio na pinamagatang Kumusta Beshi, kung saan ay pag-uusapan natin ang isa sa mga nakaka-intrigong usapin sa henerasyon na ito. Yan ang sex at gender. Mayroong tatlong segment ang ating programa. Una na riyan ang mini-drama segment na pinamagatang Ang Beshi Kong Ghost, na tumatalakay sa istorya ng isang baklang multo at ang kanyang pakikisalamuha sa grupo ng estudyante at ang pagtulong nila sa kanya sa pagkamit ng katarungan. Sunod naman ay ang interview segment na pinabagatang Anong Say Mo, na tatalakay ng pagkakaiba ng sex at gender at iba pang saklaw ng usaping ito. At ang pinakahuli naman ay ang Sayo Na Ang Corona, The Best Ka, na isang feature segment na magtatampok ng ilan sa maraming miyembro ng LGBTQIA community na naging matagumpay sa kanilang mga piling larangan dito sa Northern Samar. Kaya ano pang hinihintay nyo mga beshi? Ito na muna ang radyo, ipihit sa inyong paboritong istasyon, Huni 102.9 DYNSFM, Your Radio. Halina't punuin ang sarili ng kaalaman. Samahan kami dito sa aming makabuluhang programa. Ako si Krisha May Adarayan. At ako naman si Louis J. Balangkit. At ito ang Kumusta Beshi? Huwag nang maglipat ng istasyon dahil susunod na ang Beshi Kong Ghost. Dito sa Huni, lahat ay masaya. Mga ngiti sa mukha ay naipipinta. Dito sa Huni, lahat ay umiindak sa saliw ng tugtuging nakakagalak. Kung may problema iyong malalapitan, ituring mo kami na iyong kaibigan. Dito sa Huni, maraming matututunan, bubusugin ng isip ng kaalaman. Kaya ano pang hinintay mo, aking kaibigan? Tumutok lang sa Huni 102.9. Hi! Ako si Kyla, isa akong estudyante ng Hillside University. Ako ang curious-minded sa grupo. Ako naman si Jessica, isa rin estudyante sa HU. Ang maarte at matatakutin sa grupo. At ako naman si Maria, blackmates kami nila Kyla at Jessica. Ako naman ang go with the flow sa aming tatlo. Hoy mga beshi, paano naman ako? Hoy, sino yun? Hoy, manahimik na kayo! Ang Beshi Kong Ghost. Good morning, class. We won't be having a class today. What will you do is you will be having a midterm requirement that require you to look for stories about mystical creatures around the municipality. Do you understand? Ang creepy naman yan, sir. Whether you like it or not, wala kayong magagawa kung di gawin ito. Parang ano naman sa sir? Oo nga. By group po ba, sir, or individual? You can have it by group. 3 members each group. The deadline is after 2 weeks. Okay? Class dismissed. So, anong plano natin about sa midterm requirements kay Professor Cruz? What if pumunta muna tayo sa Daily Hills? Ha? Huh? Ba't naman dun? Siyempre, aalamin natin kung may mga mystical stories ba silang na-publish. Ano ba naman yan? Nakakainis naman si Professor Cruz. Nakakatakot kaya yan. Huwag ka nga dyan, Jessica, ang arte mo. Uy, mas maganda kung makahanap tayo ng true story. Halika na, mag-umpisa na tayo. Hays, okay, kainis naman. Sige na nga.
Ang tagal naman ito. Wala tayong mahanap. Nakakabagot na. Jess, kunting pasensya na lang ha. Malapit na tayong matapos. May nakita akong nakaka-intriga. Ano yun? Kwento siya tungkol sa multong bakla. Hay naku, meron bang ganun? Multong bakla? Sabi rito, isang estudyante rin siyang katulad natin. Alam niyo ba kung anong nakakabigla rito? Pinatay siya ng kanyang boyfriend. Grabe naman yun, Kayla. Sigurado ka ba dyan? Siguro. Paano kaya kung mag-imbestiga tayo tungkol dito? Baka sakaling magandang story to para sa ating midterm requirement. I bet. Mukhang nakaka-intriga nga. Sige na nga, pero kung walang kwenta to Maria ha, magagalit talaga ako. Wait. May naalala ko. Di ba may tumanggit si Sir tungkol sa multong bakla? Naalala niyo pa ba yun? Hala, oo nga. Naalala ko din yun. What if puntahan at tanungin na lang natin si Sir, di ba? Ano? Ano, G kayo? Tara, tara. Go. Anong kailangan niyo? Sir, may gusto po sana kaming itanong sa inyo. About what? May nahanap po kasi kaming story related po sa midterm requirement na binigay mo sa amin. And then? About po sa nabanggit niyo last week tungkol sa multong bakla. There's no such thing as gay ghosts. Pero sir, may nabasa po kami sa book. That book is full of nonsense. Sir, gusto lang po sana namin magtanong. Well, now you have my answer. Get out of my office. Ay? Pabalik-balik na lang tayo dito sa publication, ha? Girls, halika kayo dito. May nakita ako. Sabi dito, the ghost is said to reside in the abandoned house near Hillside University. Hala, saan university? Dito ba sa atin? Sure ba kayo dyan? Yun ba yung abandonatong bahay na lagi nating nadadaanan? Oo nga, parang yun na nga. Yun lang naman nakikita nating abandonatong bahay na malapit sa school natin. Ano, girls? Puntahan kaya natin? Totoo ba? Now na? Ay hindi te, bukas pa, bukas. Huwag kang reklamo ng reklamo dyan, midterm requirements natin to. Ano ba yan? Wait eh, sigurado ka bang magandang idea to? Oo naman, ginagawa natin to para sa grades. Hindi ko alam, pero natatakot na ako. Huwag kang OA girl, magkakasama tayo. Sino yarn? Sino yun? It's me. Hi, I'm the ghost here. Hoy, sino ba yung sumasagot? Umuwi na lang kaya tayo. Hoy, Kayla, ano na? Kausapin mo yan. Hello? Yes, Beshi? Okay. Ikaw po ba yung gay ghost na usap-usapan na namatay sa university noon? Kahit wag na po kayo magpakita sa amin. Sumagot na lang po kayo. Natatakot po kasi kami. Ba't kayo matatakot? Eh, patay naman na ako. Girl, hindi ako ganun kapangit, no? Sure ka ba? Patingin nga. Hoy, ano ka ba? Multi ang kinakausap mo. Pulaga! Ay, grabe sila, oh. Ang OA niya naman, girls. Magsibalikan kayo, girls. Kala ko ba gusto niyo makuha yung sagot? First question, please. Nandito kami para malaman ang istorya mo. Okay. Pakibilisan na lang, ha? I don't have much time. Hi, by the way, my name is Alex. Dati akong estudyante sa university na pinapasukan nyo. Okay lang po ba tanungin kung bakit ka pinatay?
Tsaka sino yung pumatay sa'yo at anong pangalan? Hindi ko nga rin alam kung anong rason kung bakit niya ako pinatay eh. Mahal naman namin ang isa't isa. Wala naman kami naging problema sa pagsasama namin. At tinanggap niya naman ako kung sino at ano ang pagkatao ko. Ngunit habang tumatagal kami, parang may mali na. At nararamdaman kong unti-unti niya na akong kinakahiya. Kinakahiya niya na bakla naging syota niya. Umabot pa nga sa puntong sinasaktan niya na ako. Binubugbog, sinisipa, sinasabunutan kapag wala na akong maibigin na sustento. Gabi-gabi rin na hindi ako makatulog ng maayos. Wala akong mahinga ng tulong kung saan, kung sino nga akong lalapitan. Ni kahit ang mga taong nakapaligid sa akin ay sarado ang mga utak. Ay bakla, tama lang yan sa kanya, salot sa lipunan, mga sinumpa. Yan ang mga naririnig ko at tumatakbo sa aking isipan. At pati si Eric. Si Eric ang taong minahal ko. Ganun na rin ang tingin niya sa akin. Hanggang sa isang araw, hindi ko na kinaya ang pang-abusong ginagawa niya sa akin. Lumaban ako. At dala na sobrang galit niya sa akin. Ay, naitusok niya. Naitusok niya. Naitusok niya. Ano kaya ang naitusok kay Alex? Abangan sa pagbabalik ng Beshi Kong Ghost dito sa programang Kumusta Beshi ng Huni 102.9 DYNS-FM, your radio. Iba't ibang letra na may kanya-kanyang alaga. Iba't ibang pagkatao na may kanya-kanyang kwento. Marami ang katanungan, marami ang naguguluhan. Kung bakit ang kapwa natin ay ganyan, mga trato ay di makatarungan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng UEPBS Development Communication at ng Huni 102.9 DYNS-FM, your radio. At nagbabalik ang Beshi Kong Ghost dito pa rin sa programang Kumusta Beshi? Naitusok niya. Naitusok niya. Naitusok niya. Naitusok niya ang... Ay, si Ate Apurado. Tinusok niya lang naman yung patalim na hawak niya. Sa dibdib ko pa naman ah. Sakit kayo. Eric, ano pong kumpletong pangalan niya? Grabe naman po palang napagdaanan niyo sa kamay ni Eric. Eric Cruz. Eric Cruz ang pangalan niya. Pareho kaming fourth year college sa kursong AB Literature sa HU. Bakit andito ka pa rin? I want justice, girl. Kailangan ko ng hustisya. So, anong plano natin? Tutulungan ba natin siya? Nakakaawa naman siya. Tsaka gusto ko din malaman kung sino ba yan si Eric Cruz. Mga te, ano ba kayo? Midterm requirements lang, kailangan pa bang maging detective tayo? Shh! Manahimik ka. Tutulungan natin siya. Alex, tutulungan ka namin makamit ang hustisya. Pero kasi time na, may klase pa tayo kay Professor Cruz, no? Tara na kaya! Pwede naman ako sumama sa inyo. Namiss ko din kasi yung university. Sama ako. Ha? Seryoso ka ba? Sasama ka sa amin? Like, paano pag nakita ka nila? Ano ka ba? Of course, hindi nila ako makikita. Invisible lang ako. Sure ka? Yes. Let's go. Hoy, behave ka lang ha. Huwag kang mananakot. Yes, girl. Nakakamiss maging student ulit. Good afternoon, class.
What's the progress of your midterm requirement? Any updates? Di pa po tapos, sir. Ay, ang pogi naman ng prof na to. Malapitan nga. Uy, tignan nyo nga ginagawa ni Alex. Ano ba naman to si Alex? Ay, bongga. Matangkad. Check! Maputi. Check! Pogi. Check, check. And of course, mabango to the highest level. Maamoy nga. Amoy baby powder siya. My God. Yung birthmark. Ba't tumakbo si Alex? Ewan. Class dismissed. Saan na yun? Baka bumalik sa abandonadong bahay. Puntahan kaya natin. Ba't ka biglang umalis? Hoy, ba't ka nga umalis? Yung prof niya kanina, yung birthmark niya, familiar sa akin. Anong familiar sa'yo? Bakit? Ganun na ganun ang birthmark ng boyfriend kong pumatay sa akin. Anong itsura ng birthmark? May hugis down sa batok niya. Ganun na ganun yung birthmark ni Eric. Sigurado ka ba? Oo, sigurado ako. Hala, di ba Eric Cruz ang pangalan ng boyfriend mo? Jericho Cruz naman ang pangalan ng prof namin. Oo nga no, pareho silang Cruz. Baka naman magkapatid. Sa pagkakaalam ko, nabanggit ni sir na only child lang siya. Only child din ba yung Eric na jowa mo noon? Oo. May hinala ako. Di kaya may kinalaman si Professor Cruz sa pagkamatay mo? Tandang-tanda ko ang birthmark na yun. Ganun na ganun ang birthmark niya. May tanong ako, anong batch kayo noon? Pareho kaming graduating noon. Year 1985. May naisip akong idea. Mag-background check kaya tayo kay Professor Cruz. Di ba dito din siya nag-aral? Tingnan kaya natin ang mga yearbook sa library bukas. Girls, paggabi na, kailangan na nating umuwi. Huwag kang mag-alala, Alex. Malalaman din natin ang totoo. Makakamit kaya nila ang hustisya ng kanilang hinahangad para kay Alex? Alamin sa pagbabalik ng Ang Beshi Kong Ghost dito sa programang Kumusta Beshi ng Huni 102.9 DYNS FM, your radio. Nanay, nanay, palitin mo na pusil. Kababae mo nga bata, puslim karuyag. Na naman si Aileen kinaguyag pusil kanina. Umuro ka doon, Inday. Kade, ngade, buligak panlaba. Sige na, nanay, kikaroy ko magpulis pag dako kaya ruyag ko yaga nga pusil. Pulis, pulis. Umuro ka doon, panalaki na iton. Paalala, diri basihanan o yagan para husgahanan kasarian sa sayo nga tawo. Ini nga pahinumdum gindara sa iyo sa New APBS Development Communication ngan San Huni 102.9 DYNS FM, your radio. At nagbabalik ang Beshi Kong Ghost dito pa rin sa programang Kumusta Beshi. Tingnan kaya natin ang mga yearbook sa library bukas. Girls, paggabi na, kailangan na nating umuwi. Huwag kang mag-alala, Alex. Malalaman din natin ang totoo. Girls, tignan nyo to. May pangalang Eric Cruz dito. Siya lang ang nag-iisang Cruz. Di ba AB Literature si Professor Cruz? Di kaya si Eric Cruz at Professor Cruz ay iisa? Imposible. Bakit ibang itsura dito ni Eric Cruz kay Professor Cruz? Wait, naalala nyo yung usap-usapan sa campus na nagparitokoy daw sa Professor Cruz? Oo nga, naalala ko yun. Naisip nyo ba yung naisip ko? Puntahan kaya natin si Professor Cruz. What do you want now? Alam na po namin ang ginawa nyo kay Alex. Who's Alex? Huwag na po kayong magmaang-maangan, sir. Di ba po requirement namin is maghanap ng mystical story? Ito na po ang nahanap namin, ang gay ghost, si Alex. Yung dati mong kasintahan, year 1985. Mag-classmate po kayo, di ba? At pareho kayong AB Literature noon.
magsusumbong kami sa pulis. You can prove anything. Talaga ba, sir? Meron kaming ebidensya at papatunayan namin yun. 2023 na po ngayon, sir. Hindi na katulad ng dati. Marami na ngayong batas na pinapatupad ng gobyerno na pumuprotekta sa karapatan ng mga LGBT community. Makukulong kayo. At saka, sir, may kasama kami ngayon. Hi! Did you miss me? At ayun na nga ang ating mini-drama na Ang Besh Kong Ghost. Naway may napulot kayong mga aral mula sa ating first segment. Ikaw partner, anong napulot mo? Ang napulot kong aral partner ay hindi dapat nagiging basihan ng kasarian sa pagrespeto ng ating kapwa. Kagaya ng mga kapatid natin sa LGBTQIA+ community, deserve nilang pagrespeto dahil sila ay kagaya lang din natin na mga tao. May tama ka dyan partner. Ako naman ang nakuha ko mula sa kwento ay... Sa pagkakaibigan, dapat walang pinipiling kasarian. Mapababae man, lalaki, bakla, o tomboy, basta alam mong malinis yung intensyon, ay tiyak magiging maayos ang takbo ng isang relasyon. Ayan, tapos na ang ating first segment. Ano, nabitin ba kayo? Huwag nang maglipat ng istasyon dahil susunod na ang Anong Say Mo kasama si Chelsea Sabugar dito pa rin sa Kumusta Beshi ng Huni 102.9 DYNS-FM, Your Radio. Hindi ako basta babae lang. Ako ay may silbi sa lipunan. Mahina man sa labas na kaanyuan. Lakas ng loob na may paninindigan. Hindi ako basta babae lang. Wag na dapat pang abusuhin. Di na makaranas ng kahigpitan sa mapanguskang lipunan. Hindi ako basta babae lang, nagniningning sa iba't ibang larangan. Hindi ako basta babae lang, hindi kami basta babae lang, sapagkat babae ako. Ang paalalang ito ay hatid sa iyo ng UEPBS Development Communication at ng Huni 102.9 DYNS-FM, Your Radio. $410. There are the four bids. The actual retail price is... Mahal, mag-apply ako ng tatrabaho kaya nabuboring ako di sa balay in adlaw nga nagtatrabaho ka nga nag-iswilan mga kabataan. Man daw, Michelle, puro ko hindi di sa balay. Dari ka manahon magugutom kung di ka magtrabaho. Oh God, mahal, pero kay kanugol saan ako inadman kung diri ko magagamit. Ayaw daw, sige, dugnan ko iyo allowance ng kabataan weekly para mayon ka pan order sa Shopee. Alagayin nila kami sa kabataan pati ang balay. Paalala, ang kababayenan dirila sa bata ngan balay. Ay, mister. Tagi si Mrs. Chansa nga magtrabaho ngan kumita. Ini nga pahinumdum gindara sa iyo sa new EPBS Development Communication ngan San Huni 102.9 DYNS-FM, Your Radio. Magandang araw mga Beshi! Andito po tayo ngayon sa University of Eastern Philippines para magtanong-tanong sa ating makakasalumuha kung anong say nila sa kaibahan ng sex and gender. Meron nga ba? Tara, samahan niyo ako! Hi po, good afternoon! Ano pong iyong pangalan? Alexander Elizalde T. Abi. Under po sa College of Veterinary. Ano po ang iyong kasarian? Gay po.
Sa tingin niyo po, meron po bang kaibahan ng sex and gender? Meron po. Yung sex is yung natural siya, yung sa biological aspect, yung male and female po. Tapos yung gender naman is yung paano mo i-represent yung sarili mo, kung straight or something sa LGBTQ+ community, mga ganun. Hi po, good afternoon. Ano po ang iyong pangalan? Maria Perlina Divina. Bay sociology student, 4th year. Ma'am, ano po yung kasarian? Female po. So tingin niyo po ba, meron po bang pagkakaibang sex and gender? Yes po. So based po sa aming discussion, sa aming subject, na-discuss po ang pagkakaiba sa sex and gender, na nasugad po nga, ang sex is usually the distinction between female and male, and gender, na-insert na po dito ang LGBTQIA+, wherein, noon napapanahon nga ginko-consider pag define sa kasarian sa tao yan na. Thank you so much! Afternoon, maaari ko po bang malaman ang inyong pangalan? Good afternoon po. Ang pangalan ko po ay Bernadente. Estudyante sa TMCF, Criminology student, Crim 4 po. Ano po ang iyong kasarian? Ako po ay lalaki, siyempre. So sa tingin niyo po ba, meron po bang pagkakaiba ang sex and gender? In my point of view po, the distinction between gender and sex is that gender refers to the socially characteristics of a woman or man. Like for example, ang gender po natin is naapektuhan din po ng society. Like for example, a woman is expected to dress right, and a man is expected to be strong. So, nakadepende po sa society ng isang tao yung gender nila. On the other hand, ang sex naman po is refers to the biological and psychological characteristics of a male or female. Kung lalaki ka, you possess a reproductive system for male. Kung babae ka po, you possess the reproductive system for female. Yun lang po. Thank you, sir. Maraming salamat. You're welcome po. Ngayon naman ay tutungo tayo sa Gender and Development Office para malaman natin ang say ni Ma'am Blena Perez, ang Gender and Development Coordinator ng UEP, upang mabigyan ng kasagutan ang ating mga katanungan. Good afternoon po, ma'am. Good afternoon. Ma'am, meron po bang pagkakaiba ang sex and gender? Yes, of course. Big difference. Because when you say sex, that is the physical appearance, no, of a particular individual. You know, the attribute, characteristic of a certain individual that you can say he is a male or she is a female. Diba? You can say that particular individual, meron siyang sex organ for male only and for female only. So you can see it by just looking at them, you can really say he is or she is male or female. But when you say gender, it can be learned from the culture, how you are raised, what is your role in your family, what is your status in the family. You are the breadwinner, regardless whether you are male or female. Because gender can be interchanged. No? How you are raised. Diba? Yung gender, your role in the family or in the society. Kaya it can be interchangeably given to somebody, you know, to an individual. Breadwinner siya, hindi pwedeng sabihin mo pag sinabing breadwinner, lalaki lang. Hindi, may breadwinner na babae. Pag matatapang lalaki, no, may matatapang na babae. Pag mahinhin babae, no, may mahinhin na lalaki. So makita mo talaga, ang gender can be interchangeably described in a particular individual. Unlike sex, it is very specific for male or female. Okay. Thank you, ma'am.
Ma'am, ano po yung masasabi nyo sa LGBTQIA+, and may naitulong po ba ang pag-accept ng community sa mga member ng LGBTQIA+? Yes, malaki, no? Recognizing them, accepting them, because these people are really potential to the society. If you will look on their talent, their capabilities, you know, they are highly intellectual people. In fact, a lot of our executives, you know, hindi naman natin pwedeng yung example natin, even our vice president, no? So, ganun sila ka potential na mga tao. But we need to accept that there are LGBT group people that they don't want to be accepted lang. Yung gusto pa nila, e-express pa. That is gender expression. Like, since bakla sila, they want to wear heels, dress ng pambabae, mag-ayos, mag-makeup. Unlike ibang LGBT group, although they are considered as third sex, but they are just comfortable with being in a male or in the female. In fact, there are lesbians na babaeng-babae, ang gaganda nila. Pero lesbian naman, no? Ang mga babae, ang mga bakla, ganun din. Actually, marami silang types of genders. And it is very important to accept them because we cannot deny that there are a lot of people and they are potential. Hindi sila baya. Ano kung sabi ni Saya, diri sila baya ang mga tao. Kay mga talented, di mo talaga. Yun nga lang, may extreme behavior. We cannot deny it. Pagbakla, gustong sila talaga mag-stand out, yung shining, shimmering, splendid na mga outfit. Yung dun tayo nagkakaproblema. Pero acceptance, as many people now are already accepting them, recognize them. Pero policy in the university, medyo nagka-struggle pa tayo. Actually, papunta na tayo doon. I'm looking for that meeting after since napag-usapan po natin yung policies, aside po from SOGI bill, ano po ang ibang policies ng government para maprotektahan ang karapatan ng mga LGBTQIA+? Actually, the mother law is the Magna Carta of women. Halos doon na tayo papunta doon sa mga nadi-discriminate, yung mga solo parent, yung mga laws na pabor, no, sa mga marginalized people na under the below poverty line, no? Yun pa rin ang ano natin is the human rights. Actually, we have all equal rights. Nga lang nagkaroon tayo ng special law like the BAUSI, yung anti-sexual harassment, naging specific for women. But actually, it could be addressed to LGBT group. At hindi lang naman ang naharas babae. Even male are harassed, LGBT group people, they are discriminated because of their looks. In fact, may mga tao judgmental ka agad. Pag sinabing bakla, wala na, hindi ka nakakausapin. Automatic, terminated ka o kaya you are not accepted. Ganon. Pero yun, ang pwede natin ma-enjoy as of now is the human rights, the Magna Carta of women, and the human rights. Yun lang naman. Wala naman talagang may karapatan kahit sino na mag-discriminate, di ba? Mag-bully sa ibang tao, mag-harass. Wala naman talaga. Kahit wala pang SOGIs, meron na tayo. Yun nga lang, the problem is the empowerment of women. Even executive people, executive women, hawak pa rin ng mga lalaki, walang trabaho. Yung ganun, pagdating sa executive sa office, pagdating sa bahay, parang pag sinabi ng asawa, maglaba ka na. Maglalaba na siya dito. Diba? Yung control because how we are raised. Because that is the culture of Filipinos. That if you want to be a good wife, be a submissive wife to your husband. Which is not. Dapat equal tayo dito. Wala tayong lamangan. Pareho tayong level, degree. Yun nga lang, nagiging culture din na, sige, para hindi tayo magulo, pag anong sinabi ni Papa, yun na yun, final na, para walang gulo. But actually, there's a need to listen to the mothers, not only the father. No?
So, yun ang laki ng dapat change sa society para ma-accept yan. Na we are equal. No discrimination of regardless of gender. Ma'am, ano po kaya ang tungkulin ng Gender and Development Office? Ang role than God is in the case of, if you will compare sa guidance office, guidance and counseling, no? Yung pinagdadaanan ng tao, ng estudyante, ng faculty, ng non-teaching, yung i-guide ka, i-counsel ka, paano i-cope up niya para maka-move on ka, paano ka humangon ulit, yung ganon. But in the Gender Development Center, you will really fight for it. You will file a case. Yung laban mo dito. Hindi doon sa ito parang. Kung yun na, yung i-forgive mo, ipag-pray mo yan, ganito ang gawin mo para makalimutan mo. Hindi, dito hindi. Laban ang ano dito. Pupunta tayo sa CODI. Diba? You will address the complaint. Pagdating dito, hindi pwedeng sabihin na, huwag na, huwag ka na lang mag-ano kasi at least pasalamat ka, hindi natuloy. Nahawakan ka lang, hindi ka na-rape. Hindi pwede. Kahit nahawakan ka lang, pag mag-complain ka, dapat imbestigahan. Imbestigahan tayo. Then, the perpetrator should be punished. Yun ang difference ng guidance only and the general development. Saka very specific kami na sa harassment, yung violence, yung bullying. Ang pinakamahirap namin na kaso, ang anti-photo and video re-reason. Kasi hindi mo na makontrol kung sino nagpapakalat. Yun ang pinakamahirap na kaso. Kaya, ang ina-advise ko every time that I've given a chance to students, faculty, to please avoid using phones to post o kaya video your sex act, whatever. Kasi, what is the purpose? Ba't mo, i-video mo pa yan? Ulitin mo na lang. Huwag ka nang mag-video. O kaya, kumopia ka na lang dun sa iba. Marami naman ding available. Why video yourself? Tapos, nag-away na kayo, ba, nagkakaproblema na. Kahit nga, mag-asawa na. How much mo mag-boyfriend pa lang? Eh, you cannot avoid it na magkakaproblema na magkakaproblema. O supposing, hindi kayong dalawa. Somebody do it for you. Na wala yung cellphone mo, na pa'y pinaayos mo, tapos in-upload, nagka-problema ka din, naloka ka na. Tapos may mga pictures kang ayaw mong makita, pero nakita na. Eh, hindi madali mag-investigate. Yun ang pinakamahirap. Even sexual harassment, mahirap din ang kaso. But we have a lot. Unfortunately, ang bata mismo ang hindi empowered to complain. Yung pag sinabi mo ng go, natakot mo pala. Kulang sa empowerment tayo. Haros lahat. Pero may nag-report na ba dito, ma'am, na LGBT? Like, na-discriminate sila? Or may harassment? Yeah, harassment, we have cases. Yun nga lang, very minimal yun sa actual. Kung naka-file kami ngayon ng 5, actually, hindi lang yung 5. Nasa 50 na siguro. Hindi lang napapain kahit yun na, takot, yung ayaw may skandalo. Yun ang sinasabi ko every time na maging lecture ako. Dapat ang matakot, ang gumawa na yung sama. Hindi ikaw. Because you're just a victim. Hindi rin kasi maiwasan na matakot ang victim. Why? Because the stigma is there. Tapos yung mga tao, judgmental na na-rape ka kasi ganyan ka. Ikaw may kasalanan. Yun ang... Kaya ang tendency ng nabibiktimize, hindi nila magsasalita. Which is ang hirap ma-delete sa isip, and then, siyempre affected ang emotions mo, psychologically, emotionally. Hindi yun naiintindihan ng ibang tao. Pero ako, I always tell my students na please have the courage to fight. Hinahang maupa kung mga high executive ito na nagkuhimo sa in, ay mas lalo kang lumaban para tingnan natin kung sinong mahihiya. Ikaw, you're just plain student ka pa lang. Tapos siya, ganito na. Laki na ng pangalan mo. Tapos bigla kang may skandalo ng ganyan. Kung totoong ginawa. Kasi kung hindi totoong ginawa, alam naman natin kung anong consequences din. No? Pero that is the help
kung ma-appreciate lang ng iba. Kung meron lang silang courage. Kasi some of the perpetrators come to me. Yung parang ako yung hinaharas nila. Na, eh, hindi naman gusto ng bata eh. Ikaw lang naman. Yes, that is my role. Ayaw ng bata, ako ang nagpupush. Ako ang nagsasabi na i-go mo. Go. Huwag kang atras. Kasi wala namang mangyayari kung ako magpapile ng case. Hindi naman mangyayari yung investigation. So sabi ng perpetrator is, dapat sana, ano mo yung bata na i-guide mo siya properly na. Ay, yun na nga, ang guidance dyan, lumaban. Hindi pabayaan. Kasi kung hindi mo ginawa, hindi ka matatakot. Why come to me now? Diba? Parang, yun palang, guilty ka na eh. Yun palang, marami. Hindi lang, yun nga na ang problema, ang biktima. Ano po sa palagay nyo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng gender and development na kurso sa ating curriculum? Yun, gusto ko nga yung gender and development kung pwede lang na hindi ganun ka-crucial ang pag-submit niya ng revise ng curriculum is to have gender and development in all courses para at least alam nila the role of gender and development in individual. Ano ang advantage pag alam natin ito? Kasi maraming nabibiktimize, hindi lang nagsasalita. Tsaka yung iba alam, pero hindi rin nila matulungan yung classmate nila o yung boardmate nila, kasi hindi rin nila alam. But gender and development is very, very important in all agencies. In fact, God is in all agencies, you know? Lahat, institution, academic institution, BIR, COA, PNP, Army, lahat. Lahat tayo, civil service, matindi ang civil service. God nila, ano sila, matapang yung ano nila, God vocal person. Because this really protects all of us, not only women, but men and all LGBT group. Lahat. Ika, PWD ka pa, o solo parent ka, o kaya yung mga marginalized people. Talagang matutulungan yung gender and development. We should be thankful na nag-come up ang gender and development sa society natin ngayon and in the curriculum. At yan ang say ng ating Gender and Development Coordinator. Muli, ako si Ilona Charles Samugar. Balik sa inyo, Louie and Krisha. Ayan, tunay ngang naging napakamakbuluhan ng naging panayam ni Chelsea kay Ma'am Blena. Nang dahil dito ay nalaman natin ang kaibahan ng sex at gender. Na kapag sinabi nating sex, ito pala ay tumutukoy sa pisikal na kaanyuan ng isang tao. Maaring siya ay lalaki o babae. Samantala, pag sinabi naman pala nating gender, ito ay nag-iiba-iba depende sa pag-express ng isang tao sa kanyang sarili. Diyan na nga pumapasok ang LGBTQIA+ community. Tama ka dyan, partner. Nalaman din natin ang kahalagahan ng Gender and Development Offices at ng kursong Gender and Development sa pagpuprotekta sa karapatan di lamang ng mga nasa LGBTQIA+ community, kundi maging ang mga nasa marginalized sectors. Sa ating pagbabalik, tunghayan naman natin ang kwento ng isang miyembro ng LGBTQIA+ papunta sa tagumpay na kanyang kinatamasa ngayon. Huwag nang maglipat ng istasyon dahil susunod na ang ating feature segment na Sa'yo na ang Corona, the best ka! Dito pa rin sa programang Kumusta, Beshi? Ng Huni 102.9 DYNS-FM, your radio. Mga kabarangay, adikit yan na sa halalan 2023. Pamatian ta ang mga plataporma san ato mga kandidato. Ako si Gina Cruz. Isusulong ko ang karapatan sa kada tagsang ang babae sa atong lugar. Waray maaapi, waray maaabuso, tanan maasenso. Mga kabarangay, pamati kam! Bisan san o waray na hidulot nga maupay ang pagkakayon leader nga babae. Mas lalo kit makukurian kay ang mga babae makuri intindihon. Malik ka, Mr. Amaro.
Ako ang babae nga may paninindigan, prinsipyo, dirila sa salita, pati sa gawa. Paalala, waray limitasyon ang kaya mahimo san babae. Danay, mas higit pa ang kaya ni ramahimo kaysa lalaki. Ini nga pahinumdum gindara sa iyo sa New APBS Development Communication ngan San Juni 102.9 DYNS FM Your Radio. Dito sa Juni, lahat ay masaya. Mga ngiti sa mukha ay naipipinta. Dito sa Juni, lahat ay umiindak. Sa saliw ng tugtugin, nakakagalak. Kung may problema, iyong malalapitan, ituring mo kami na iyong kaibigan. Dito sa Huni, maraming matututunan, bubusugin ng isip ng kaalaman. Kaya ano pang hinintay mo, aking kaibigan? Tumutok lang sa Huni 102.9. Kapag sinabing bakla o tomboy, ang unang pumapasok sa isip ng ibang tao ay salot sa lipunan na sila ang dahilan kaya magulo ang mundo at pinaparusahan tayo ng Panginoon dahil sa mga katulad nila. Pero, ibahin daw ang kwento ng isang taong bakla man daw, ngunit huwag basta baklain lang dahil sa kanyang narating sa buhay ngayon. Siya ay may pagpupursige at may mataas na pangarap para sa pamilya at sa sarili. Ating kilalanin ang kwento ng taong to dito sa Sayo na ang Corona! The best ka! Good afternoon. My name is Clark Chester Pomoyang Puesto. I live in Barangay Alegria, San Isidro, Northern Samar. I graduated Bachelor of Secondary Education major in Science with a Latin honor at University of Eastern Philippines. I'm an advocate for equality and fairness and an environmental warrior. Si Clark Chester Impuesto ay isang mamamayan ng Barangay Alegria sa bayan ng San Isidro, probinsya ng Northern Samar at miyembro ng LGBTQIA+ community. Bata pa lamang, alam niya na sa kanyang sarili na siya ay kakaiba. Siya ay may pusong babae. Sa ating pagbabalik, malalaman natin kung bakit. Kaya naman mga beshi, manatiling tumutok dito lang sa Sa'yo na ang Corona, the best ka! Iba't ibang letra na may kanya-kanyang alaga. Iba't ibang pagkatao na may kanya-kanyang kwento. Marami ang katanungan, marami ang naguguluhan. Natin ay ganyan, mga trato ay di makatarungan. Kung bakit ang bilis tiktahan at huskahan, pero mahirap maintindihan. Sana walang araw tanggapin, kasi parehas lang tayong taurin. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng UEPBS Development Communication at ng Huni 102.9 DYNSFM, Your Radio. Mga beshi, nakatutok pa rin kayo dito sa Sayo na ang Corona, the best ka! Kaya ngayon ating tunghayan ang naging journey ni Clark Chester sa paglabas ng kanyang totoong sarili. First and foremost, I am proud to say that I am part of the LGBTQIA+ community and I consider myself as a gay. I do attracted with the same gender.
So, nalaman at na-discovery ko po ang kasarian na meron ako ngayon, ang pagiging bakla, since when I was in elementary, nung bata pa ako. At nakikita ko sa mga kilos ko na babae yung kilos, yung galaw. At sa mga suot, tinatry ko minsan yung mga suot ng pambabae, nagsusuot ng mga heels, na syempre yung mga sumusuot nun is kadalasan mga babae naman talaga. At naranasan ko din po maglagay ng makeup, maglagay ng lipstick, ng makeup ni ate. At I think isa din po sa malaking impluensya ng pagiging bakla ko or kung ano meron man na kasarian ako ngayon ay ang mga taong nakapaligid sa akin, lalo na ang aking mga uncle, kagaya ko din po sila, at ang mga kaibigan ko kadalasan po ay babae, naglalaro kami, napalibutan po ako ng mga babae at mga kagaya ko din po. At dahil nga po sila ang mga taong nakakasalamuha ko sa pang-araw-araw, unti-unti ko na pong na-adapt ang kanilang mga kilos, ang galaw. At dahil sa mga karanasang iyon, unti-unti ko na pong nalaman at natanggap ko anuman ang tunay na kasarian na meron ako ngayon. Sa kabila ng pangungutya sa kanyang katauhan, hindi ito naging balakid para magtagumpay siya sa buhay. Bagkos, ginawa niya itong inspirasyon para patunayan sa lahat na hindi siya basta bakla lang, kundi siya ay isang baklang may silbi at hindi salot sa lipunan. Sa kabila ng pagtanggap sa tunay kong kasarian at ng aking sarili, meron din po itong kaakibat na negatibong karanasan. Mga karanasan na naging instrumento at lakas upang magpatuloy sa buhay. Simula po nung bata pa ako at nag-elementarya, naranasan ko po ang iba't ibang klase ng diskriminasyon. Diskriminasyon base sa aking kasarian, diskriminasyon base sa kulay ng aking balat, sa aking buhok at sa mga kilos ko sa pang-araw-araw. Dahil sa mga karanasang ito, napagtanto ko kung gaano mapanghusga ang mga tao at ang lipunan. Nakalulungkot lang po sabihin na kahit ang matatanda ay naririnig po namin na kami daw po ay salot ng lipunan, wala daw po kami may ambag dahil ganito po ang aming kasarian. Marami pa rin po talagang tao na hindi pa po kayang tanggapin ang mga kagaya namin at patuloy pa rin po na gumagawa ng mga negatibong aktibidad at sa mga salita. At ang masakla po doon ay ginagawa po kaming katatawanan sa kanilang mga paningin. Gayunpaman sa mga naranasan ko pong hamon sa buhay, nalampasan ko po ito. At dahil iyon sa pagtiwala sa aking sarili at ang patuloy na suporta ng aking pamilya, ang patuloy na pagtanggap kung anong kasarian meron ako ngayon, hindi po iyon hadlang upang patuloy akong mangarap. Mas masaya po na patuloy tayong nangangarap para sa ating sarili at sa ating pamilya. Naniniwala din po ako na ang bawat isa ay biniyayaan ng talento na siyang dapat nating gamitin upang ma-share at maipamalas sa mga tao. Bilang parte po ng LGBTQIA+ community, natutunan ko po na kailangan mo po munang tanggapin at pahalagahan ang iyong sarili. You have to be kind to yourself first and to others and also to your family and loved ones. And you have to go beyond your limitations. As long as na wala kang natatapakang tao, you have to be good, responsible citizen. Alamin at gawin mo kung ano ang tama. Ayun na nga.
nga po mga Beshi, sa ating pagbabalik, ating mapapakinggan kung anong payo ang nais ibahagi ni Clark Chester para sa kanyang kapwa LGBTQIA+ brothers and sisters. Kaya wag na maglipat ng istasyon, magbabalik ang Sayo na ang Corona, the best ka! Nanay, nanay, palitin man ang pusil. Kababayan mo nga bata, puslim karuyag. Na naman si Aileen kay naguyag pusil kanina. Umuro ka doon, Inday. Kade, ngade, buligak pa na ba? Sige na, nanay, kay karuyag ko magpulis pag dako kay aruyag ko yagang apusil. Pulis, pulis. Umuro ka doon, panalaki na iton. Paalala, diri basihanan o yagan para husgahanan kasarian sa sayo nga tawo. Ini nga pahinumdum gindara sa iyo sa New EPBS Development Communication ngan San Juni 102.9 DYNSFM Your Radio. Dito sa Juni, lahat ay masaya. Mga ngiti sa mukha ay naipipinta. Dito sa Juni, lahat ay umiindak. Sa saliw ng tugtugin, nakakagalak. Kung may problema, iyong malalapitan, ituring mo kami na iyong kaibigan. Dito sa Huni, maraming matututunan, bubusugin ng isip ng kaalaman. Kaya ano pang hinintay mo, aking kaibigan? Tumutok lang sa Huni 102.9. Welcome back mga Beshi! Nandito pa rin kayo sa Sayo na ang Corona, the best ka! Ngayon naman, sabay-sabay nating pakinggan ang payo ni Clark Chester para sa kanyang kapwa LGBTQIA+ brothers and sisters. Ang nais ko lamang po na maipayo sa aking kapwa kasarian o sa mga taong parte ng LGBTQIA+ community ay you have to be authentic. Kailangan mo lang po magpakatotoo kung sino ka at kung ano ka dahil mas natatanggap ka ng ibang tao, lalo na kung tanggap mo din ang iyong sarili. You have to be real and self-courage. Kailangan mo maging matapang to move out from your comfort zone. As long as nasa tama ka, mahalaga rin na may tiwala ka sa sarili mo na despite of circumstances or problems, hindi yun magiging hadlang para magpatuloy ka sa buhay at sa mga pang-araw-araw na mga gawain. Isipin mo lagi na may mga taong naniniwala at sumusuporta sa'yo sa kabila ng kasarian na meron ka ngayon. At huwag kang magpadala sa mga naririnig mo sa mga taong nakapaligid sa'yo, bagkos patuloy kang mangarap, tumayo sa sariling mga paa at lumaban sa mga mithiin mo sa buhay. Hindi ka nag-iisa. Sama-sama tayong iwagayway ang makulay nating bandera. Base sa narinig nating kwento ni Clark Chester, bilang isang bakla o miyembro ng LGBTQIA+ community, kailangan mong mahalin ang iyong sarili. Magpakatotoo at tanggapin ang sarili para madali kang matanggap ng mga taong nakakasalamuha mo sa pang-araw-araw. Kailangan mong maging matatag upang malagpasan lahat ng hamon sa buhay. At yun na nga po mga Beshi, dito na nagtatapos ang ating feature segment. Sana marami kayong natutunan sa araw na to, kaya naman huwag kalimutan mag-tune in araw-araw para sa mga susunod pa na exciting segment dito lang sa Sayo na ang Corona, the best ka! Bye! At mga Beshi, dyan na nga nagtatapos ang ating programa. Naway marami kayong natutunan sa makabuluhang episode ng ating programa ngayong araw. Tumutok lang sa mga susunod na programa dito sa inyong paboritong radyo, Huni 102.9 DYNSFM, Your Radio. Paalam!